DepEd Diploma Generator. So, gagawa tayo ng diploma gamit yung app na galing sa DepEd. So, ano po ito, i-upload ko po to, yung link talagay ko sa description. So, open ko po muna yung folder. So, ito pong DepEd Certificate Generator, napakabilis gamitin. So, pakikita ko po sa inyo. Open lang po natin yung generator. Video click. So, ito na po yung dashboard. Ang paggamit po nito ay very intuitive naman po yung kanyang interface. Sisimula tayo sa settings, create list, create certificate, preview certificate. So, paganon po. So, napakadali po. So, una po, settings. So, sa elementary po ako magtatry. Prefilled na po yung mga field. English tsaka Filipino. Then, edit lang po. Punto na school name, edit. Yung mga pangalan ng mga pipirma. So, sa footer, tayo kanilang position. Ito po. Then, yung logo, as diploma, kasama na po doon sa folder. Pero pwede nyo rin pong i-locate. Meron yung mas gusto na magandang quality. Pero okay na po naman yung nakasama. Then, DepEd logo, Cavite DepEd logo, kasama na rin po. Kung magbabaguhin nyo, locate. Tapos, nandito po sa folder ng logo, sa loob po rin ng folder ng DepEd Certificate Generator. So, division logo. So, take note po yung file format PNG. And then, save lang po. Pagka-save nyo, wala naman po siya nalabas na prompt. Pero nakasave na po yun. Tapos po yun, exit. Close. Tapos na po tayo sa settings, create list. ES list. Okay? So, doon po siya upload kung folder, baka kasama pa rin po itong mga list ng bata. Ito yung gagamitin ko po sa pag-demo. Pag nakita nyo po ito sa inyo, kung kayo na po gagamit, siyempre hindi naman po ito yung inyong bata, click nyo lang po itong trash bin icon para maalis. Yan. So, paano tayo maglalagay ng mga pangalan ng ating bata? So, i-click natin yung locate and load. Ito po. Tapos, yung list ko, in-repair ko na yan beforehand. Ito po. Beforehand, pin-repair ko na yan. Pinapipaste ko sa separate Excel sheet. So, open ko. Yeah. Andun na po yung ating list ng mga bata. So, ang kailangan lang po ay name tsaka LRN. Papakita ko rin po muna kung ano yung itsura ng list na ating iniload. Open ko po itong sample. So, ito po. Ito ay pin-repair ko po beforehand bago po buksan yung DepEd Diploma Generator. So, kinapipaste ko lang po yan galing sa SF1 o kaya SF5. Yan lang po kailangan natin. Name at LRN. Prepare beforehand. Ito po, naka-load na yung pangalan ng bata. Exit. Create certificate na po tayo. So, elementary. So, ayan po yung mga bata. So, kung hindi rin po yung bata nyo nakalagay dyan, i-click nyo lang po yung trash bin icon. Yes. Generate certificate. I-click po natin to. Okay. So, yan po mga batang yan. Galing po yan sa ating pin-create na list dito. So, create certificate. Papasok po yung mga pangalan nila. Okay. And then, exit. Preview certificate. Elementary. Actually, yan ho. Tapos na. Ganun ho kabilis. Kumuha ng diploma gamit ang DepEd Certificate Generator.
So, makikita niya. Yan, nandiyan si Clark Gless Apalit. Yan. Yan, Emerson Batnagas. Siyempre, kung may Batnagas, may Baklaran, Butuan, at saka Cavite. Yan, joke lang ako. Huwag ganun kabilis. Pero siyempre, pagka ito, pinrit nyo, dapat maganda, meron ng pirma dito. So, lalo pa po natin pagbibilisin. Lalagyan na po natin automatic na may pirma. So, gawin po natin para mas mabilis pa. Hindi natin isa-isahin yan. Ito po ay 51. Export po natin. Word. Okay. So, export ko. Lagyan ko na pangalan. Sample. Yes. So, ang file type po ay RTF, Rich Text Format. So, tandaan nyo lang po kung saan nyo sa save. Pero ako doon sa folder na po ng .deb generator. Save ko. Printing. Pero actually, hindi ko yan i-print. Ine-export lang po papuntang Word file. Okay, do you want to open? Pwede kayo mag-yes, pwede kayo mag-no. Pero mag-no po muna. Okay. So, tapos na po tayo sa DepEd Certificate Generator. Open po natin yung ating sinave na Word document. Ito po. Double click lang. Ayun lang po natin mag-open. So, ito po. Bukas na yung ating sample ESRTF. So, makita nyo po, ba't ganun yan? Wala sa ayos yung certificate. So, ayos lang po natin yung konti. So, sa pong ginagawa dyan, ito. Itong image na to. Layout. Wrap text. Behind text. Pati po itong image na to. Wrap text. Behind text. So, nakita niya po, umakyat na kagad yung mga text. Pero meron pang hindi nakapasang pa. So, siguro sa spacing dito. Edit lang po natin. Hindi delete ako ng mga sobrang spaces. Space. Okay, so, center po na siya. So, yung mga spacing lang po ang magiging konting edit lang po. Okay, yan. Max space and then center. So, konti lang po edit natin dito compare sa pag-isa-isahin natin. Ito. Ito. Compare sa isa-isahin po natin yan. Type kasi prone sa error. Typographical error. Paulit-ulit po tayo. Pero wag ito po. Sandit lang. So, ito mabilis lang to, pero kaya lang matagal kasi demo. Binabagal natin ng konti. Pero pag kayo po nasanay na dito, siguro 5 minutes tapos lahat ninyong mga bata na lahat ng bata bibigyan ng diploma. So, ayan po. Kita nyo. Kasampa na. So, kung okay na sa inyo yan, ganan. Kaya itura, lalagyan na natin ang pirma. Okay? So, sample to, lalagyan natin pirma dito. Insert. Pictures. Okay. Mapin yung pirma na inyong na-prepare na beforehand. Dito ko nilagay yung pirma. Eto. Sample na pirma. So, pwedeng dalawa na. Okay? So, kung din gagawin natin, wrap text behind text. Ito yung isa, wrap text behind text. So, yung mga gagamitin po ating images, dapat ang file type na po, PNG. Para hindi niya natatabunan yung mga text. Para talaga siyang itong pinirma. Yan, walaan niyo po kung kanino pirma yan. Hindi pwede lakihin ako.
sa pagtatapos na bagay. So ito na po yung magpapabilis sa atin. Ito na yung technique para hindi na natin isa-isahin yan. Punta tayo sa mailing list. Select recipients. Use an existing list. Click po natin. Ang ating pong use existing list ay yung din pong ginamit natin kanina na sa diploma generator. Ito po ang ating kinopya sa ano, sa SF5 or sa SF1. Click lang po. Open. Okay. Okay. So, makikita nyo po, nasa page 1 ako. Ha-highlight ko yung pangalan ng bata. Insert merge field name. Magiging name yan. LRN, ha-highlight ko. Insert merge field. LRN. Okay. So, preview result. Result. O, tapos na po tayo. 51 po yan. Dito nyo nakiklik. Click print. Click print. Click print. Tapos na lahat. Ganun kabilis. Okay. Nung mapapansin nyo, meron pa dito sa baba na hindi na natin gagamitin yan. So, ginagawa ko dyan, ini-delete ko. Shift. Nadarag ako sa baba. Click ko dito sa baba. Delete. Ayun, may sobra pa. Backspace. Backspace. Delete. Okay. Tapos na ang ating diploma. So, within minutes, tapos yan. 51 na bata. So, ganun lang po. That ed certificate generator. Credit to Sir Lance and sa DepEd ICT Cavite team na tumulong sa atin matubilis ang ating trabaho.